Ikalawang Kronika. Ang paghahari ni Uzziah sa Huda. Ika-26 na kabanata. Ang ipinalit ng mga mamamayan ng Huda kay Amaziah bilang hari ay ang anak nitong si Uzziah, na 16 na taong gulang. Siya ang bumawi ng Elat at ang muling nagpatayo nito, matapos mamatay ang ama niyang si Amaziah. Si Uzziah ay 16 na taong gulang nang maging hari. Sa Jerusalem siya tumira, at naghari siya roon sa loob ng 52 taon. Ang ina niya ay si Jecoliah na taga-Jerusalem. Matuwid ang ginawa ni Uzziah sa paningin ng Panginoon, katulad ng ginawa ng ama niyang si Amaziah. Dumulog siya sa Diyos ng panahon ni Zacarias, na siyang nagturo sa kanya sa paggalang sa Diyos. Hanggat dumudulog siya sa Panginoon, binibigyan siya nito ng katagumpayan. Nakipaglaban siya sa mga Filisteo at winasak niya ang mga pader sa mga lungsod ng Gat, Jabne at Ashdod. Pagkatapos, nagpatayo siya ng bagong mga bayan malapit sa Ashdod at sa iba pang mga bayan ng Filisteo. Tinulungan siya ng Diyos sa kaniyang pakikipaglaban sa mga Filisteo, Meyuneo at sa mga Arabo na nakatira sa Gurbaal. Nagbabayad ng buwis ang mga Amonita sa kanya at naging tanyag siya hanggang sa Ehipto dahil naging makapangyarihan siya. Pinatatagpa ni Uzziah ang Jerusalem sa pamamagitan ng pagpapatayo ng mga tore sa sulok na pintuan, sa pintuan na nakaharap sa lamba at sa likuan ng pader. Nagpatayo rin siya ng mga tore sa ilang at nagpahukay ng mga balon na imbakan ng mga tubig, dahil marami ang kanyang mga hayop sa mga kaburulan sa kanluran at sa kapatagan. May mga tauhan siya na nag-aalaga sa kanyang bukirin at ubasan, sa kabundukan at sa kapatagan, dahil mahilig siyang magtanim. May mahuhusay na sundalo si Uzziah na laging handa sa labanan. Sila'y binuo ni na Jeiel na kalihim at Maaseya na opisyal, sa ilalim ng pamamahala ni Hananiah na isa sa mga opisyal ng hari. Ang mga commander ng matatapang na sundalo ay ang mga pinuno ng mga pamilya na 2,600 lahat. Ang kabuoang bilang ng mga sundalo ay 307,500. Sila'y mahuhusay sa labanan at handa sa pagtulong sa hari laban sa mga kaaway niya. Binigyan sila ni Uzziah ng mga pananggalang, sibat, helmet, kasuot ang panangga ng katawan, pana, at tirador. Nagpagawa rin si Uzziah sa mahuhusay na manggagawa ng makina para gamitin sa pamamana at sa paghahagis ng malalaking bato mula sa mga tore at sa mga sulok ng mga pader. Naging tanyag si Uzziah kahit saan, dahil tinulungan siya ng Panginoon hanggang sa naging makapangyarihan siya. Pero nang naging makapangyarihan siya, naging mayabang siya. At ito ang nagpabagsak sa kanya. Hindi siya sumunod sa Panginoon na kaniyang Diyos, dahil pumasok siya sa templo ng Panginoon at personal na nagsunog ng insenso sa altar. Sinundan siya ni Azariah na punong pari at ng 80 pang matatapang na mga pari ng Panginoon at sinaway. Sinabi nila, "Uzziah, hindi ka dapat magsunog ng insenso para sa Panginoon. Ang gawaing iyan ay para lang sa mga pari na mula sa angkan ni Aaron. Sila ang pinili ng Panginoon para magsunog ng insenso. Lumabas ka sa templo dahil hindi ka sumunod sa Panginoon. Hindi ka pagpapalain ng Panginoong Diyos." Labis na nagalit si Uzziah sa mga pari, at habang hawak niya ang sisidlan ng insenso sa may altar sa templo ng Panginoon, tinubuan ng malubhang sakit sa balat ang kanyang noo. Nang makita ni Azariah at ng mga kasama niyang pari na tinubuan ng malubhang sakit sa balat ang noo ni Uzziah, nagmadali silang ilabas ito. Hindi naman ito tumutol, sapagkat naramdaman niyang siya'y pinarusahan ng Panginoon. May malubhang sakit sa balat si Haring Uzziah hanggang sa araw na namatay siya. Nakatira siya sa isang bukod na bahay at hindi pinayagang makapasok sa templo. Si Jotham na anak niya ang siyang namahala sa palasyo at sa mga mamamayan ng Huda. Ang iba pang salaysay tungkol sa paghahari ni Uzziah mula sa simula hanggang sa katapusan ay isinulat ni Propeta Isaias na anak ni Amos. Nang mamatay si Uzziah,
inilibing siya malapit sa libingan ng mga ninuno niyang hari. Hindi siya isinama sa kanila dahil may malubhang sakit siya sa balat. At ang anak niyang si Jotam ang pumalit sa kanya bilang hari.